Magandang araw mga boss. Welcome to my channel. Ngayong araw ay isi-share ko lang ito si Ace LX20 Power Amplifier. Ayan mga boss. Bubuksan natin ito mamaya mga boss. Tingnan natin kung anong nasa loob nito. At tingnan din natin kung ilang watts ba siya mga boss. Nakalagay dito sa manual. Ayan mga boss. Ace LX20 ito mga boss. Nakalagay dito sa 8 ohms load. Meron lang siyang 300 watts times 2. Sa 4 ohms load, 450 watts times 2. At pwede pala siya maging 2 ohms ito mga boss. Pwede siya maging 2 ohms. May power siya na 600 watts times 2. At yung bridge niya sa 8 ohms 900 watts at sa 4 ohms is 1200 watts. Pero isa sound check lang natin ito mga boss ng 4 ohms lang. Dito lang tayo sa 4 ohms. Ito yung power niya mga boss, 450 watts. Ayan mga boss. Tapos ang load niya, apat na jackhammer pa rin yan, dalawa at dalawa. Ito yung specs ng jackhammer. Maximum wattage ng isang channel is 1000 watts. 1000 watts yung load natin mga boss. Pero nakalagay dito is sa 4 ohms is 450 watts lang siya. Isa sound check lang natin mga boss kung kaya ba ni Ace LX20 ang 1000 watts. Kasi ang nakalagay dito 450 watts lang yung per channel niya. Ayan, nabuksan ko na si Ace LX20 mga boss. At ito yung laman niya sa loob. Meron siyang 4 pairs per channel. Ito, saka ito. Sa isang channel, may 8 pirasong power transistor siya mga boss. Kasi apat dito sa taas at may apat ba yan sa ilalim. At ang power transistor niya is TTC5200 at saka A1943. Yan mga boss. At yung filter capacitors niya merong 15,000 microfarad, 63 volts. Apat na piraso. At saka itong power transformer niya, tingnan natin yung secondary output voltage niya. Meron siyang 68 volts AC. Ayan mga boss. Ito yung secondary output ng power transformer. May nakaabang din dito mga boss. May isang slot dito na bakante. Ito. Pwede ka magdagdag ng isang pair na power transistor. Meron din dito, lalagyan ng kanyang resistor. Para pwede mo siya i-upgrade. Pero pag mag-upgrade ka nito mga boss, siguro magpalit ka rin ng power transformer mo. Yung medyo malaki. Yung medyo mataas yung secondary voltage output niya. Kasi pag upgraded na ito mga boss, lalaki na yung wattage niya. Lalaki na yung kakainin niya na load mula dito sa yung power transformer. Pag hindi ka magpalit, kawawa itong power transformer mo mga boss. Siguro kakayanin niya pero iinit ito masyado mga boss. Lalo na yung ano, yung matagal talaga yung gamit tapos malakas yung ano niya, yung output niya.
Yan mga boss, baka masisira ito si power transformer pag hindi mo siya palitan. Yan mga boss, isa-sound check lang natin si LX20 na sadali lang. Kasi medyo mabigat yung load niya. Nasa 1000 watts per channel yung load niya. Tapos yung power niya nasa 450 watts lang. Kasi naka 4 ohms tayo mga boss. Siguro pag kung medyo matagal yung gamit, kailangan lang siguro ng electric pan mga boss, or magdagdag ka lang ng blower para hindi masyado iinit yung power transistor niya mga boss, kasi medyo mabigat yung load niya. At ang settings natin sa likod mga boss ay ito lang. Nasa 1 volt lang tayo yung input sensitivity niya, at saka yung meron siya crossover, merong low pass filter. Dito lang tayo sa bypass ito mga boss, at saka naka stereo mode lang siya. Yan. Tapos meron pala siyang link itong input niya. Pwede ka magdagdag dito ng isa pang amplifier mga boss. Ito yung link niya. Line out ito mga boss. Ito yung line in. So, check na natin mga boss.
Ayan mga boss, hanggang 3 o'clock lang yung volume natin. Medyo malakas na masyado. At least, kaya pa rin ni LX20 yung 1000 watts na load. Pero pag matagal, kailangan talaga ng electric fan mga boss, yung hangin niya sa loob, para hindi kawawa yung power transistor. Yun lang mga boss, maraming salamat sa inyong panonood.